No TR. Excuse me, Mr. Consunhi, please, huwag kayong matulog dito. Please. Wala kami binibaby dito. Hindi porket bilyonaryo ka, tutulugan mo kami. Don't do that. Pambabastos siya. Hindi pa ako natutulog. No, nakita kita natutulog kayo. Huwag ka. Meron dito mga napinempleyado na napakatagal na. Tapos ngayon tutulugan mo para kayong naging sarcastic dito. Huwag. Bastusan yan. Huwag mo kami bastusin dito. You don't have the right. Kahit na bilyonaryo ka, hindi ka exempted. Okay? Magpakatino ka. Gumising ka. Dilat mo mata mo. What is now the recourse of the MCI after this latest court resolution, Mr. Consunhi? I think we filed a motion for reconsideration. How can you file a motion for reconsideration? This is already the answer of the first motion for reconsideration. You cannot file a second motion for reconsideration before the court. Our lawyers believe that it is not a second motion for reconsideration because the second decision was different from the first one. No, I don't think so. I'm not. I cannot judge that, sir. I'm not a lawyer. I think this is the answer for your first motion for reconsideration. And by law, and you're a lawyer, I am not. You cannot file an additional second motion for reconsideration in all courts, for that matter. You were too presumptuous. All right, I mentioned that word presumptuous because the case was still pending before the Supreme Court. And you know that the land is being disputed, correct? Yes. And I was asking you, why did you sell this land, itong mga units, habang pending pa yung kaso sa Korte Suprema? Now that the Supreme Court has decided on it, that this entire property belongs to the workers, what now are you going to do with the unit owners? How are you going to settle with the unit owners? Of course, Ron. We'll make them whole, sir. Either we return their money or replace the units if we get an adverse decision from the Supreme Court. Have you talked to them? No, sir. You sold the property? Didn't they know that this land is being disputed? The property was sold way before this issue came. The decision of the Supreme Court is 2023. Yes. We developed it 2015. Nabenta na namin yan bago lumabas yung Supreme Court decision. Mr. Chair, yeah, Senator. Very clear to me na talagang mahilig gumamit ng delaying tactics itong DMCI. In fact, kanina bago ako bumaba, I was gonna make a statement na sasabihin ko, itong si Mr. Consunhi, he's a respectable businessman na pinundan niya yung kanyang negosyo dahil sa hard work, honesty and all. Pero base sa nakikinig ko kanina, lahat na mga yon nabura. Yung magagandang impression ko about you personally, biglang nabura. That's just my opinion. You don't know when to surrender. Talagang ipupush nyo. And I doubt it na kapag sinasabi nyo nag-EMR kayo kahit na hindi na dapat, you will come up with many excuses para ma-stretch talaga to hanggang sa mangkamatay na siguro, pardon for the word, yung mga complainant. That's what you're trying to do. Because you have all the resources na para pahabain to while these complainants doesn't. Now, balik tayo. November last year, nag-file kayo ng MR. At sumagot ang Supreme Court doon sa MR na pinail nyo. Attorney Agnes Maranan or Ms. Sinong gusto magsalita? Would you like to comment doon sa sinasabi nitong si Attorney Lazaro? I call you Lazaro kasi naalala ko siya yung kayang magbuhay ng patay. Did you know before I'll let you talk, Attorney Agnes Maranan, alam niyo ba, Mr. Consunhi, na itong abogado niyo na memeke, and yet andito pa rin siya, pinapayagan niyo siya.
I was expecting that he will no longer be here after na malaman ninyo na gumagawa siya ng hindi tama, na nakakasira po sa imahe ninyong company. Kaya pagdating ko rito, nagulat ako, andito pa rin siya. Kasi if I were you in your situation at meron akong isang staff na gumawa ng kalokohan, sisibaking ko na. Kaya nga sabi ko, gagawa sana ko na napakagandang statement na pupurihin ka. At yung nakikita ko ngayon, yung mga narinig ko, binabawi ko na yung mga gandang impression ko towards you personally. I'm sorry, Mr. Consuni. Babalik lang ako doon sa aking katanungan kay Attorney Agnes Maranan, kasi nasabi nga niya na meron ng final and executory decision in Supreme Court doon sa isang kaso. Yes, sir. And then you cannot file a second MR to another MR. To yes, sir. MR. At nagpupumilit pa rin talaga itong DMCI. Meron na akong briefly na magkikwento, Mr. Chair. Sa programa ko po sa Wanted sa radio for the past 20 years, ang dami ko na pong natatanggap na reklamo sa mga maliliit nating manggagawa na sila ay inapi ng kanilang mga amo. So they went to NLRC. After so many years of waiting, napanalunan nila yung kaso, and then pupuntahan yung company. It's either nagsara na o dili kaya nalipat yung pangalan sa ibang may-ari. Or inilalaban sa korte, which ito yung nangyari ngayon. Patagalan na lang, pati bayan. Hindi ko na mabilang yung mga lumapit sa akin na nang kamatay na, pati pa yung kanilang mga anak, patay na. Inabutan ng 15, 20, 30 years pa. Hindi pa na-resolve yung kaso. Dahil nga, yung kumpanya, maraming resources, maraming pera, pwedeng magtiis, patagalan. Paano yung mga magagawa natin? Yung iba, pumupunta lang abroad. Kaysa mag-antay, mag-OFW na lang, ligtas na yung kampaning Mandarambong. Yung iba, uwi na lang probinsya kaysa lang pabalik-balik magka sa pamasahe, nagsasawa. And this is what's happening right now sa DMCI. Meron na desisyon yung Korte Suprema at lalabanan pa rin yung desisyon na yun. Kaya nga, sabi ko kanina, Mr. Chair, meron na palang decision yung Supreme Court. Sinang-ayunan yung sinabi ng NLRC from the beginning na i-cancel yung title at and the Supreme Court did agree. Tama, Attorney Maranan? Yes. Yes, based sir. On that, their decision here? Yes, Your Honor. Okay. So therefore, kayo po, diyan sa LRA, Register of Deeds, kayo, dapat gumawa kayo ng aksyon. Maliban na lang kung kayo po'y nabayaran. So, TRO, excuse me, Mr. Consun, hey, please, huwag kayong matulog dito. Please, wala kami binibaby dito. Hindi porket bilyonaryo ka, tutulugan mo kami. Don't do that. Pambabastos siya. Hindi pa ako natutulog. No, nakita kita natutulog kayo. Huwag ka. Meron dito mga napinempleyado na napakatagal na. Tapos ngayon, tutulugan mo para kayong naging sarcastic dito. Wag, bastusan yan. Wag mo kami bastusin dito. You don't have the right. Kahit na bilyonaryo ka, hindi ka exempted. Okay? Magpakatino ka. Gumising ka. Dilat mo mata mo. Mr. Chair, makasingit lang briefly, please. Okay. Ang tanong, nung kayo po ay nagbibenta ng mga unit na yon sa mga kliyente ninyo, did you inform them na itong binibenta namin mga unit, may kaso ito ngayon sa korte? Did you do that? Naging honest ba kayo doon sa inyong mga kliyente? I'm not aware of the details at the time, sir. No, ikaw ang may-ari. Dapat aware ka na merong kaso to sa korte at nagbebenta ka, sana man lang you have the decency to tell your client na, oy, mga client, itong mga binibenta naming unit, may kaso sa korte to, ah, then let your client decide whether to pursue in still buying the unit or may kaso pala sa korte yan, ayoko na. I was not aware of the situation. Okay, you were not aware, but your people who were aware, because probably hindi kasi nabihan, no. So dapat yung mandiging pulisiyon ninyo maging honest sa inyong mga kliyente. Sinabi nyo sana sa bawat kliyente
na binentahan ninyo, may kaso ito, itong binibili mong unit, may kaso sa korte na baka mababawi ito sa iyo. Baka mapurnada to. Would you still go ahead and buy it? Pag sinabi ng kliyente, oh, bahala na, okay, kasi gusto, mahal na mahal ko kayo sa DMCI, napakagaling nyo, bibiling ko pa rin yan kahit na may kaso, then so be it. Or the client will say, hindi ko na bibilin pala yan, eh, may kaso yan eh. Ganun dapat ang ginawa nyo. Naging dishonest kayo. May tinago kayo sa kliyente ninyo. Ngayon, pwede kayo demanda ng kliyente ninyo. Maabala sila. Malaking abala sa mga kliyente nyo ito. Mr. Kunsunghi? Yes, sir. Talaga, wala ba kayo alam this mangyayari sa kumpanya ninyo? You said earlier, you're the chairman and you're not privy to what is happening dito sa kaso nyo? Or you have any background of kung ano nangyayari, what is happening in... I am aware of the facts now. After only I arrived, now? After I arrived from my vacation. So before you went into the vacation, you did not know anything about there is a disputed property? As far as I know, the board was not flagged that there was something amiss. You do not even mind to ask? Hindi ho ano yan eh. hindi ho board issue yan eh. Hmm? Sir? Yes, Attorney Marana. Sir, DMCI, I think Attorney Gascon mentioned earlier that they had settled with the employees. The settlement was done in September of 2023. Your Honor, since that was a settlement, it could not have been done without a board resolution authorizing and approving that settlement. So the board, at least at the time they issued this board resolution, obviously met and as a body approved the compromise agreement. So sir, they would have known. They would have known, sir, because the board met, at least on paper, that is what it says. The board met when they approved the compromise agreement. That was not, Mr. Honorable Senator, that was not a board matter. Settlement did not pass through the board. Thank you. The settlement did not pass through the board? No, sir. What is your procedure? What is your procedure in DMCI? Bakit hindi dumadaan sa board? Hindi dumadaan sa amin. I was only aware of that when I arrived. Then we appreciate that confirmation by Attorney Kunsunghi that the board did not approve the compromise agreement. That for us is very very informative because it means there was no compromise agreement to begin with because that requires board action. Your Honor, I'm sorry, I disagree with the even though that as you have said that it's not the board, but the board can ratify it, Your Honor. The board? No. I'm sorry, Your Honor. I respect the position of Attorney Maranan, but even if the board did not ratify it during that time, there is no board during that time, but the board can ratify it, Your Honor. So it would be in your honor that the fact that it's being ratified implies that at the time it was issued, it was not, there was no board action on that, as Mr. Kunsunghi said. No? And this is the very same compromise agreements that you have been bandying about, saying that ito yung basis namin to say we have rights to that property. Yung pala wala, ratification. I respect your position, Attorney Maranan, but still that document, it's an agreement between the workers and the company. But I understand, I respect your position, but of course, as also a lawyer, we have also our position, Your Honor.